guys, today tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng 4x4 Rubik's Cube. Para mag-solve ng 4x4 Rubik's Cube, kailangan unang buuin yung mga apat na nasa gitna. Okay, let's start the tutorial. First, buuin muna natin yung apat sa gitna. Let's start with color white. Pagmasdan na lang mabuti kung paano ang pattern, kung paano magbuo ng centerpiece. So, dito, meron na tayong isang white. Hanap lang muna tayo ng iba pa. Ito yung isang white. Palagi tatandaan, ang place ng white ay palaging nasa right side at upper right side kapag isa lang siya. Then yung ilalagay na piece, eto yan, kailangan nasa upper right side din siya. So kapag inikot siya, then iiwas na lang, then ibalik na. So meron na tayong dalawang white piece. Then hanapin na lang yung laba. Ay, this, meron isa dito. So, this white piece, also, nandito na sila sa right side. Okay na yan. Ito na lang. Ilagay sa upper right side. So, kapag nata upper right side siya, dapat itong dalawa nasa right side. So, kapag tinurn, iwas na lang, then balik. So, ayan, meron na tayong tatlong white pieces. Okay, so ito na lang. Habang white, ilagay sa upper right. Sa upper right. So this one, itong tatlo, kailangan nakapa-L position siya na baliktad. Alam, ganitong position siya. Then yung ilalagay, nasa upper right side. So kapag ito turn, then iwas na lang, then balik. So meron na tayong white. So, sunod sa white, kailangan yung nasa opposite side niya. Ang opposite side ng white ay color yellow. So, yung nasa opposite side ng white na to, dito sa baba ay kailangan color yellow. So, meron na tayo isang yellow. Hanap na lang ng iba pa. Ayan, meron tayong dalawang color yellow. Ilagay sa right side. Right side. Then, yung yellow dito, ilagay sa upper right side. Ayan. So, kapag tinurn siya, ngayon, ito turn natin ng dalawang beses para hindi tamaan yung dalawang yellow kapag binalik. Meron na tayong tatlong color yellow. Napin na lang yung isa pa. Ayan. Ilagay sa upper right side. Then, yung tatlo ay kailangan nasa L position. Nabaligtad. So, kapag tinurn, pataas, then iwas na lang, then balik. So, meron na tayong yellow, then sa opposite side niya ay white. Katulad nito, white, then opposite side ay yellow. Okay, next naman ay yung iba pang centerpiece. So, sundan lang natin ang pattern nito. Kung ito ay white, then opposite niya ay yellow. At ilagay natin sa yung white sa right side. So, start natin sa color blue. Ilagay natin sa parehong side. Nito ay white. Dito ay white. So, start tayo sa blue. Blue ang bubuin natin sa part na to. Hanap tayo ng isang blue. Ay, blue. Nasa right upper side na. So, ito ilagay natin sa right upper side. Ay, so, kapag tinurn, iwas, then balik. Hanapin na lang yung dalawa pang blue. Ayan, dalawang blue. So, ito muna ilalagay natin. Pero, etong dalawang blue ilagay sa right side. Okay, upper right.
kapag ilalagay sa taas, iwas, balik. At yung isang blue, ilagay sa upper right. Yan yung tatlong blue, okay na, nasa pabaligtad na L position. So kapag nirotate pa taas, then balik. Okay, so ayun na, white nasa right side. So white, blue. Next, ikot lang. Ay orange. So orange yung dapat nandito sa side na to. Hanapin natin dalawang orange. So dito yung dalawang orange. At yung dalawa ilagay natin sa right side. Eto rin, ilagay natin sa right side since dito yung orange. Right side, right side. So kapag nilagay sa taas, then iwas na lang dalawang beses. Ayan na. Buo na yung orange. So blue, orange. Blue, orange, sunod, green. Green. So dito, the part na to, kailangan ay green. Ayan yung dalawang green. So eto, ilagay muna natin sila sa right side. Tapos yung dalawang green dito, ilagay din sa right side. Okay, so kapag inangat natin yan, iwas na lang yung dalawang green. Then, buo na siya. So, green. Pag nabuo to, automatic na rin mabubuo yung last part. So, dito color red lang siya. Dito pink. Same lang din naman yun. So, white, pink, blue, orange, green, then yellow. Okay, so ayun na yung first step sa pagbuo ng 4x4 Rubik's Cube. Okay, after the center, yung dalawang sides naman, tulad nito, white, blue. So, kailangan mabuo natin lahat ng pair sa side. White, blue. Ito, okay na to. Napin na lang natin yung iba. Ito. Pink, white. Napin natin yung pink, white. Ito. Pink, white. So, ipagtapat lang natin sila na magkabilang corner. So, para mailagay sa kabilang corner. Ayan na siya. So, pink, white. Ito. Pink, white. So, para mabuo yung papagsama yung dalawang pink, white na yan na side, kailangan naka alternate opposite position sila. Kailangan alternate position. At yung top side, kailangan merong mga hindi buo na piece. Hindi naman buo itong mga to, pwede na tayo mag-start. So, para mabuo itong dalawa na to, kailangan ipihit lang siya palit, kasi palit yung pihit dito para mabuo. Yan. So, pink, white, buo na siya. Pero, nagulo yung centerpiece. So, isang beses pa ulit. Pihit papunta dito. So, buo na yung white and pink. Para may balik natin to sa buo, iwas muna natin or ilagay natin siya sa taas. Ito na yung white pink natin. Ayan. Then, hanap lang tayo dito ng hindi buo. Itong dalawa pwede. Ito, tsaka to pwede. So, iwas lang natin tong white pink. Yan. So, naiwas na siya. Pwede na natin ngayong ibalik to. Ibalik. So, kapag binalik na natin yun, pwede na rin natin ibalik yung ginawang bug kanina. So, buo na ulit to. Buo pa rin yan. Tapos, meron na tayong white and pink na buo. Yung ibang part pa ulit. Paulit-ulit lang na gagawin yun hanggang sa dalawang color na lang ang hindi, or dalawang partner na lang, magka-partner na lang hindi buo. White, orange. White, orange. So, ilagay sa magka-opposite side. White,
orange, white, orange. Again, kailangan naka alternate opposite sila. So dito naka horizontal sila. So hindi natin mabubuo agad dito. Para mailagay sila sa alternate position, ang gagawin natin, ikot to pataas, then tong upper, ikot pa right, ay nasa, then punta ka sa left side, ikot pa left side, then ibaba tong nasa left side. Ayan, so white, orange, nasa alternate position na sila, alternate opposite position. So eto, para mapagbuo natin, eto ipipihit natin papunta dito. Pero bago natin gawin, tignan muna natin sa taas kung merong mga hindi buo. Kasi kailangan dito, merong hindi buo. Ayan, so meron tayong tatlo. So pwede. So kapag inikot to dito, ayan, white, orange, buo na. So ilalagay na lang natin siya sa taas. Then hanap tayo sa taas ng hindi buo. At hindi pa buo, pwede natin ilagay dito. Ayan. So sila yung ibabalik natin pababa. Pag binalik natin yun, then ibalik na lang yung unang ginawa kanina. Ayan. So buo pa rin to. At meron na tayo orange, white na nabuo. Ayan, itong part pa ulit. Ito. Green, white. Ito yung green, white. Ilagay sa magkabilang side. Ay, nasa horizontal position sila pareho. So, gawin lang ulit yung ginawa kanina. Yung right side, ipit pataas. Then, yung upper, ipit papuntang kanan. Then, ilipat sa left side. Then, ibaba yung nasa pinaka left side. So, orange, green, white, nasa alternate opposite position na sila. Tingin muna sa taas. So, eto yung dibuo. Eto yung dibuo. So, meron pa. So, pag kinip natin dito, ayun na, white, green. So, ilalagay natin sa taas. So, pagdating sa taas, eto lang yung pwede natin ilagay dito. Yung hindi buo. Ayan. So, ibabalik natin to. So, pagbalik dito, ibalik na lang din natin yung pink. Ayun na. Buo pa rin yung pink. Tapos, meron na tayong tatlong buo. Ito na. Hi, buo na rin tong white na to. Ibang color naman. Let's try blue, pink. Again, nagagawin lang to ng paulit-ulit hanggang sa dalawang magka-partner na colors na lang ang hindi pa buo. Blue, pink. Ayan. Blue, pink. Ito, pag pinihit dito, ready. Blue, pink, nasa alternate opposite, so okay na. Tingin sa taas. Ito, buo to. Ito, buo. Ito, buo. Ito, hindi buo, so pwede. Basta kailangan nandito siya sa front or back nakapwesto. Blue, pink. So, blue, pink. Tama na. Ihit pataas. Then, hanapin yung hindi buo. Ito yung hindi buo. Siya yung ipapalit. Then, ibalik. Then, balik na lang. So, buo pa rin. At, buo na rin yung blue, pink. May ibang part pa. Ito. Blue, orange. Ito, blue, orange. Okay, nasa alternate position na sila. So, okay na. Tingin sa taas. Ito, buo. Buo din to. Ito, tsaka to. So, kailangan, sa taas, meron tayong hindi buo. So, hanap lang tayo ng hindi buo at ilagay sa pinakataas dito. So, ito, hindi to buo. Pwede natin ipihit to pataas. Ayan na. So, meron na tayong ayan, meron ng hindi buo sa taas. Pwede na natin
Ito, pwede na natin i-combine yung orange blue. So, orange blue, then ipihit pataas. Then, hanapin yung hindi buo. Siya yung ipalit sa presto. Then, balik. Pagbalik dito, balik na lang yung orange. Ayan na. So, nabuo. Next ulit. So, eto, green, yellow. Ito, green, yellow. Ilagay sa magka-opposite side. Na green, yellow, green, yellow. Ay, nasa horizontal line sila. Kailangan ilagay sa alternate, na opposite alternate. So, para gawin yun, yung nasa right side, ikot pa taas. Then, yung up, upper, ikot pa right. Then, punta sa left side. Then, ikot pa baba yung sa left side. So, green, yellow, green, yellow. Nasa alternate position na sila. And tingin sa taas, kailangan merong hindi buo dito. So, dito merong hindi buo. So, okay na. So, pwede na ipag-combine. Green, yellow. Then, pihit pa taas. Then, dito, ipalit natin to. Ayan. Then, ibalik na lang. Kapag binalik, ibalik na lang din yung color blue. So, next. Ito. Green, orange. Ito. Green, orange. Orange, green, green, orange. Nasa horizontal sila. Kailangan ilagay sa alternate opposites. Opposite. So, balik ulit. Yung ginagawa lang kanina. Yung right side, binig pataas. Then, yung sa taas, kanan. Then, lipat ka sa left side. Baba yung pinaka-left. Orange, green. Orange, green. Naka-alternate opposite na sila. Tingin sa taas. Eto, hindi buo. So, pwede. Ilagay natin siya dito or dito. Ayan. So, balik na dito. Pwede nang buuin yung orange, green. Orange, green. Buo na. So, ipihit sa taas. Hanapin yung hindi buo. Eto, hindi to buo. So, ipalit sa presto. Ibaba. So, ibalik yung white. Ayan. So, dito, sa pagkakataon na to, ay nabuo lahat. Pero may pagkakataon na hindi yan mabubuo. So, papakita ko sa inyo yung move or pattern. Para kapag yung dalawang last na colors ay hindi pa buo. So, pag magbubuo ng mga magka-partner, yung dalawa na nasa side, may pagkakataon na dalawa na lang yung matitirang hindi buo. Katulad dito, halos buo na lahat. Etong white, etong blue, orange, orange, blue, pink, blue, pink, blue. Sila na lang yung hindi magka. Sila na lang yung hindi buo. Halos lahat or lahat buo na except dito sa dalawa. So, para mabuo to, hindi natin pwedeng gawin yung ginagawa kanina kasi wala na tayong pwedeng ilagay dito sa taas na hindi buo. So, dito, eto na yung pinakaunang pattern sa pagbuo ng yung magka-parehong side. Magka-parehong color sa side. So, dito, sa step na to, kailangan hindi na magka-alternate. Kasi kanina, di ba, kailangan magka-alternate position. Ngayon, kailangan naka-horizontal position na sila. So, eto okay na. Kasi blue, orange, orange, blue, nasa horizontal position na sila. Eto, blue, pink, pink, blue. Nasa horizontal position na rin sila. So, eto na yung pattern para mabuo
yung mabuo lahat ng nasa gilid ng magka-partner. So, step by step lang tayo. Itong dalawa sa baba, ipihit papuntang right. Then, yung nasa right papuntang up. Then, yung front, iikot yan pataas. Then, yung nasa taas, papuntang left. Then, itong nasa right, pababa. Then, yung front, papuntang right, ang pihit. Then, ibalik yung dalawang nasa baba. So, nabuo na siya. Pink, blue. Blue, orange. So, dito, buo na lahat. Yung magkaparehong side. Isang beses pa ulit para makabisado. Again, halos buo na lahat. Meron na lang dalawang hindi buo. Ito, blue, pink, or blue, orange. Or, blue, orange, blue, pink. Okay, so kailangan nasa magkabilang side sila. Kung mapapansin dito, naka-opposite, ano sila? Alternate. So, kailangan ilagay sa pa-horizontal yung magkapareho. So, ang gagawin, katulad lang nung ginagawa kanina. Ipihit yung nasa right side ng pataas. Then, yung sa taas, ipihit na papuntang right. Then, pumunta sa left. Then, ibaba yung nasa pinaka-left side. So, orange, pink, blue, blue, pink. Nasa horizontal position na sila. Orange, blue, blue, orange, magka-partner, nasa horizontal position na rin sila. So, gawin ulit yung pattern. Yung dalawa sa baba, ipihit papuntang right, yung nasa right side, pataas, yung front, papuntang left, yung sa taas, papuntang ikot, then yung right, pababa, then yung front, then, yung dalawang sa baba. So, blue, pink, blue, blue, orange. So, ayan yung pinaka-unang pattern na ginawa natin. Okay, next step naman, kapag buo na yung mga center, tapos buo na rin yung mga magka-partner na dalawa sa gilid, buuin na natin ngayon yung pa-cross. Dito na lang tayo sa white. So, white, orange. So, kailangan ito nakatapat sa orange. Nasaan yung orange? Ito. Dito. So, white, orange. So, dito, white, green. Okay na rin ito. So, dito, white, pink. So, white, pink. Kailangan dito yung white, pink. Nasaan yung white, pink? Ito, white, pink. Para mailagay siya dito. Ayan, ipihit na lang siya. White, pink. Then, dito, white, blue. White, blue. Ito, white, blue. Para mailagay siya dito. Ipihitin siya dito. Ayan. Then, ibalik na lang. So, ayan na. Nabuo na yung cross. Ay, kapag buo na yung cross, pwedeng buuin na rin yung apat na corner para madalian na lang sa susunod. So, isa-isahin na lang natin. So, dito ay green, green, pink, white. So, white, green, pink dapat dito. Ito yun. Nasa babang side. So, ang ginagawa ko para ilagay ito dito. Ayan, itatapat muna. Then, ito, iwas ko. Dito. Andito kasi yan, yan. Ilalagay ko muna dito dalawang beses. Then, itataas. Ayan. So, hindi yan yan, ah. Ito yan. White, green, pink. So, dito yan dapat. White, green, pink. So, dahil nandito yan, yung white kailangan. Okay, dito. Sa pang beses.
kasi dito ilalagay yan. So, eto ngayon, pwede natin ibaba tong side na to. Ibaba, tapos ilagay natin. Ayan. So, ibalik na lang ulit. Ayan na. White, green, pink. So, ganun. Dito, dito ay white, pink, blue. Ang white, pink, blue, hanapin natin. Ito, white, pink, blue. Nasa baba ulit yung white. Ang ginagawa ko dito, tinatapat ko siya kung saan siya dapat ilalagay. Dito kasi siya. Then, ito, ibababa ko muna. Ayan. And, nandito kasi yan. So, ipipihit lang ng dalawang beses. Then, ibalik na lang ito. So, again, hindi ito yung dapat na nandito. Kasi dapat white, pink, blue yung nandito. So, ayan. Since nandito sa side na to. Ayan. So, isang beses pa. Ayan. So, eto, kapag binaba natin ito. Ayan, ibababa. Pwede na natin ilagay itong white, pink, blue dito sa side na to. Ayan. So, ibalik na lang sa taas. Na. White, pink, blue. Ayan. Dito naman, white, blue, orange. So, white. Ito, white, blue, orange. Nandito siya sa side. So, pwede natin siyang ilagay dito sa side na to. Ayan. So, eto kasi pwede natin ibaba. Ayan. Kapag binaba yan, pwede na natin ilagay itong white, blue, orange. Then, ibalik na lang sa taas. White, blue, orange. White, orange, green. Yung sana yung white, orange, green. Ayan. White, orange, green. Ayan, nandito na siya sa right side. So, pag binaba natin ito, pilit na lang natin siya dito. Then, taas. Ayan na. Buo na yung upper part natin, tsaka yung first layer. Okay, next step. Kapag buo na yung isang side, tsaka yung first layer. Ayan. Dito na tayo sa opposite side niya. Ayan. Dito tayo. Nakapwesto dapat yung Rubik's Cube. Ngayon, hanapin natin yung mga magka-partner. Yung ginawa natin kanina. Na magka-partner na walang yellow. Ito, green, orange. Green, orange. Itong orange na to kailangan nakatapat din siya sa orange. Pero, sa alternate position. So, dapat nandito siya. So, orange, nakatapat dito dapat. Pero, nandito sa kabila. So, ilagay natin yan dyan. So, orange. Orange. Dyan nakatapat. So, yung partner niya ay green. Orange, nakatapat. Since ang partner na to ay green, kailangan nasa green side tayo ngayon. Ito yung green side. So, nandito tayo dapat. Ito yung kanina. Orange, nakatapat sa orange. So, green. Kaya tayo nandito sa green side. So, etong green na to kailangan ilagay natin dito. Ito. Ilagay natin dito. So, para gawin yun, eto na ulit yung susunod na pattern. Ipihit yung nasa right side. Kasi papunta tayo dito, so right side yung ipipihit natin pataas. So, ipihit yung nasa right side. Then, yung green, orange, ayan na siya, nabuo na siya dito. Then, ibalik na lang. Then, punta ka sa right side. Then, yung nasa up, upper part, papunta dun sa direction na yan. Then, itaas yung nasa left side. Then, ibalik yung pinit pataas. Then, ibalik na lang. Ayan na. So, nabuo natin yung green, orange sa part na to. Okay. Kung hindi ba nakuha yun, sundan lang ulit sa susunod na part. Again, hanap ng dalawang color na walang yellow. Ito, pink, blue. Itong pink na to, kailangan nakatapat siya sa pink
na naka-opposite. So, eto yung pink. Pink, kailangan nandito yan. Pink. Yan. Ayan yung pink. Eto yung katapat na. Then, kung anong color yung nandito niya, kailangan nandun tayo. Eto yung color blue. So, kung nandito yan, papunta ulit. Dito ang pihit natin. So, gawin lang ulit yung pattern kanina. Nasa right side. Up. Then, yung upper part. Punta sa direction na yan. Then, ibaba lang ulit. Then, punta sa right. Dito. Ipihit papuntang right. Then, yung up. Then, ito nasa left side. Then, ibalik yung nasa taas. Then, ibalik yung nasa baba. Yun na. So, blue, pink. Ito rin yung green, orange na nabuo natin ganina. So, hanap nung walang color yellow. Ito. Pink, green. Itong pink, kailangan nakatapat dito sa opposite. Sa kakulay niya, pero naka-opposite. Pink, pink. Dahil na green to, kailangan nasa green side tayo. Ito yung green side. At dahil nandito siya ngayon, green, pink, ang pihit natin ngayon ay papunta dito. Paganan ang pihit natin. Okay? So, kapag pabaliktad ang pihit, eto ngayon yung gagawin natin. So, eto nasa left side pataas. Yung green. So, ayan na. Buo na siya dito, diba? Then, ibalik mo na to. Then, pupunta tayo dito. So, iti-turn pa left. Then, yung upper part. Then, yung right side. Then, ibalik yung sa taas. Then, ibaba na lang. So, buo na rin to. So, eto na lang. Blue, orange. So, kung nandito yung blue, orange, ibig sabihin, wala yan dito sa taas. So, ang gagawin natin, tanggalin muna natin to dito. So, para matanggal to, parang gagawin lang natin yung move na ginagawa natin kanina. Let's say, papunta na lang dito. So, ito yung tatanggalin natin. So, pihit pataas. Yung taas. Pababa. Then, punta dito sa side na to. So, pihit. So, yung blue-orange, nandito na siya. Sa taas. So, since nasa taas yung blue, kailangan nakatapat siya dito. Sa opposite. So, kailangan dito siya. So, blue. Blue. Magka-opposite. So, orange yung nandito niya. So, kailangan nasa orange side tayo. Ito yung orange side. So, nandito siya. So, ang pihit natin papunta dito. So, ito yung right side yung gagalawin natin. May right side. Up. Yung upper. Papunta dito. Then, balik. Then, punta tayo sa right side. Dito tayo. Ipihit lang natin. Then, yung upper part. Then, left side. Then, ibalik. Then, ibalik na lang. So, ang nangyari, buo na to. First layer hanggang third layer. Kapag buo na yung white tsaka third layer, ang next naman ay yung dito sa part na to, yung color yellow ang bubuin. Pero meron tayong iba't ibang scenario na makikita na pwedeng lumabas kapag buo na yung third hanggang third layer. Ito yung isa. Ito yung pangalawang scenario. Kanina pa yung center lang ang buo. Dito naman kasama na to. At yung isa pa ay center dito sa side na to at saka sa side na to. So kapag ganun yung nakita nyo dito sa yellow part, isa lang ang pattern dun na pwedeng gawin. Again, kapag center
or dito yung buo, or etong padiretso na to. Ang pwede natin gawin doon ay sundan ang pattern na to. So, kapag ayun yung mga scenarios na nakita nyo. Etong center lang, or etong side na to, or etong buo na to, ang pattern na gagamitin natin ay etong gagawin ko ngayon. Kailangan nakapaganitong position yun. At dito kayo ngayon. Okay? So, ang pattern dito ay etong front. Kipihit papunta dyan. Then, etong right side. Pataas. Then, yung top. Kaliwa. Then, right side. Pababa. Then, yung top. Pakanan. Then, front. Pabalik. So, buo pa rin to. Eto ngayon, nag-iba na siya. So, eto yung pwedeng maging mangyari sa part ng color yellow after natin gawin yun. Again, ginagawa lang yun kapag center ang color yellow. Ang color yellow na buo dito sa part na to ay center lang or kasama to, or kasama tong buo na to. Ayun yung pattern na ginagawa. So, isa pang scenario. Kapag buo na itong white side, tsaka hanggang third layer, may pagkakataon naman na ganito yung pagkakabuo ng color yellow. Ayan. So, kapag ganito ang pagkakabuo ng color yellow, kailangan ilagay siya na parang J position. So, ito pwede natin ipihit na. Ayan. So, pag ganyang position dapat yung color yellow, parang letter J. Then, kapag ganyan ang position nila, kailangan dito, sa side na to ka, titingin. So, ang step dito, ang front, ipihit, then yung up, then yung right side, then yung up pabalik, then yung right side pababa, then yung front. So, buo pa rin yan. So, pagkatapos nun, meron lang tayong pattern na nabuo dito sa taas. So, ayun yung dalawang patterns kapag buo na yung white, tsaka hanggang third layer na yung buo. Pwede yung buo dito, tsaka yung pa-J na scenario. Ay, isa pang scenario na pwedeng mangyari ay buo tong nandito at merong pa J. Or, ang scenario na to is buo na tong dito tapos meron lang isang nawawalang side. At yung yellow na dapat nandito ay nandito siya. So, eto yung next na pattern. Medyo mahaba tong pattern na to. So, kailangan tignan nyo mabuti. So, kapag nandito na lang yung nawawalang part na yellow at nandito siya, etong dalawang yellow na to ilalagay natin dito. Alright. So, ang pattern dyan ay kailangan nandito tayo sa side na to. Alright. So, first, etong nasa middle right, ibaba. Ayan, ibaba siya. Huwag kasali ito nasa pinaka-left side. So, yun yung first. Then, yung upper side. Pihit. Dalawang beses. Next, yung nasa left inner side. Ipihit pababa. Ayan. Then, front, dalawang beses. Front. Then, eto ulit. Left inner side. Ibabalik pataas. Ibabalik siya pataas. Then, etong front, dalawang beses ulit. One, two.
Next, etong right inner part, ikot pataas dalawang beses. Isa, dalawa. Then, yung top part, dalawang beses. One, two. Then, etong right center ulit, or middle, right middle, ikot pataas isang beses. Ayan. Then, yung top part ulit dalawang beses. One, two. Then, this one. Yung right middle, ibaba naman niya yun. Isang beses. Ayan, isang beses. Then, yung top ulit dalawang beses. One, two. Then, front dalawang beses. Front. Then, etong right middle, dalawang beses. One, two. So, ayun na. Then, eto pa pala. Front, dalawang beses. One, two. So, ayun na. So, nagka-pattern na tayo ngayon dito. Ayun yung pangatlong scenario. Medyo mahaba lang. I-replay-replay na lang yung video para masundan. Hi. Ay, next. Buo na yung color white. Then hanggang third layer na tayo. Tapos na din tayo dun sa tatlong scenarios kanina na mangyayari kapag nabuo yung third layer. Dito na tayo ngayon sa may fish pattern. Ito yung ulo, ito yung buntot. So, kapag naka-fish ang pattern, kailangan nandito yung ulo or nakapaganito or ganitong position. Depende kung nasaan yung isang nawawalang color yellow. Dito, ayan, ito yung color yellow. So kailangan nandito tayo. Dito, ulo. Oh, walang yellow dito, so hindi pwede dito sa side na to. So, ulo. Ito yung color yellow. So, dito tayo sa side na to. So, kapag fish ang pattern natin, ito yung ulo, ito yung color yellow. Ganito yung gagawin natin yun. So, nandito yung color yellow. Up. Alright, papunta. Up. Yung up. Kaliwa. Yung right, pababa. Up, pakaliwa. Right, pataas. Then, up, dalawang beses. Then, right, pababa. So, ayan. Nabuo na yung color yellow natin. So, minsan, bago dumating dun sa fish pattern, dadaan muna dito sa pattern na to. Ang tawag naman sa pattern na to ay tank pattern. So, tank kasi parang tangke siya. Then, ito yung ulo ng tangke. Kapag ganito yung pattern sa color yellow, dapat nandito yung position ng ulo. Then, dito ka, dito yung side kung saan ka gagawa ng pattern. So, ayun yung ulo. Dito ka sa side na to. So, ang step dito ay etong right tsaka left sabay. Then, pwedeng papunta dun, papunta sa left side or papunta sa right side. Depende kung anong magiging result mamaya dito. So, ngayon, start muna natin papunta sa left side. So, ayan, hit. Then, ibaba itong nasa right side. Then, balik. Then, ibaba itong nasa left side. Then, ipihit ulit yung up. Yung kaliwa. Then, yung right side pataas. Then, yung taas pa right side. Then, baba, right side. So, kung mapapansin nyo, walang nagbago. So, ibig sabihin, maling direction yung ginawa natin. So, uulitin lang. Tank, dito na katingin. So, dalawang side. Then, kanina, papunta tayo sa left. Wala naman nagbago.
Ngayon, ang gagawin natin papunta ang right. Ang ikot. So, dalawang side, then right. Baba itong nasa left side. Then tap, papuntang left. Baba itong nasa right side. Then tap, papuntang right ulit. Then taas yung nasa left side. Then yung tap. Then, baba yung nasa left side. So, ayun na. Naging fish na yung pattern natin. So, para mabuo yung fish, katulad lang nung kanina, ito yung ulo. At ito yung color yellow na nawawala. So, dito tayo sa side na to. So, para sa fish pattern, since nandito yan, dito yung yellow na piece. Ito yung left side yung nawag natin. So, left side up, tap, pakanan, isang beses, then left side or back, tap, isang beses, pakanan, then left side, pataas, then tap, dalawang beses, then left side down. So, buo na yung yellow part natin. So, dito naman, buo yung white side hanggang third layer, tapos buo yung yellow side. Next naman, ay bubuoyin na natin yung third layer. Ang next move na to, ginagawa lang naman dito, ay yung, for example, etong tatlong piece, etong tatlong pink na to, pwede nating ilagay dito para mabuo. Meron ng isang pink dito. So, etong tatlong pink, kapag nailagay natin dito, makakabuo na tayo ng apat na pink dito. So, para magawa yun, so, eto, kailangan natin ipihit papunta doon. Okay? Pero hindi pa yun. Kailangan nandito ka sa nag-iisang pink. Okay, para gawin yun, so, eto na yung pattern para etong tatlong pink na ito mailagay dito. So, nandito ka sa side na ito. Itong right side pataas. Yung top. Papuntang kanan. Then left side pataas. Top pabalik. Then right side pababa. Then left side. Top side. Dalawang beses. Left side pababa. Top isang beses. Left side, pataas, then top, dalawang beses, then right, left side, pababa. So, ayun, nabuo natin yung apat na pink, itapat na lang natin siya dito. Ay, meron naman pagkakataon na etong side na to ay buo, etong side na to ay buo, tapos merong dalawang side na hindi buo. Okay. So, para maayos naman, or ang pattern naman, kapag ganito ang scenario, kailangan nandito ka sa part na to. Yung nasa left side ay buo, yung nasa right side ay hindi buo. Then, sundan ang pattern. Pattern ay yung dalawang nasa top, dalawang beses, pakalawa. Then, yung dalawang right side, pataas, dalawang beses. Then yung top, dalawang beses, ulit. Then etong side na to, middle right, pataas dalawang beses. So, one, two, ikot. Then top, dalawang beses. Then etong dalawang right side, pataas dalawang beses. Then etong dalawang nasa taas, pakaliwa, dalawang beses. So, mangyari doon, meron na lang tayong isang buo, then, meron tayong tatlong side na hindi buo. Kaya, eto na yung pinakahuling scenario para mabuo yung 4x4 Rubik. So, kailangan merong isang buo, then yung tatlo ay hindi buo, pero magkakulay yung dalawang side. Ayan.
So, ang gagawin natin dito, etong buo nasa likurang part. Then, tignan na lang kung saan natin dadalhin itong color green. So, eto yung dalawang color green. So, ibig sabihin, etong dalawang color green dapat papunta dito. So, ang pihit natin pa, yan, papuntang right. Okay? So, minsan, kung nandito yung dalawang color green, papuntang left tayo, pipihit. Pero dahil yung dalawang green na to ay nandito, nandito yung dalawang green, papuntang right ang pihit natin ngayon. So, ang pattern, yung buo, nasa pinakalikuran. So, dito kayo nakatingin ngayon. So, ito muna. Right side pataas. Then top. Kanan. Then right side pataas. Then top. Pakaliwa. Right side pataas. Top. Pakaliwa. Right side pataas. Then left. Top. Pakanan. Then right side pababa. Then top pakanan. Then right side pihit pataas dalawang beses. So ayun yung pinakauling pattern para mabuo ang Rubik's Cube. So para mabuo ang Rubik's Cube, 4x4 Rubik's Cube, dadaan ka muna dun sa mga iba't ibang patterns. So, kailangan kabisado nyo yun. Or, malaman nyo, gawin lang paulit-ulit hanggang makabisado yung mga patterns na yun. Pag nakalimutan, panoorin lang yung video na to. And, that's how you solve 4x4 Rubik's Cube.